Tumayo po ang lahat. Ating nakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piling na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin ay nalang. Tanay na ko iyat inirang kamang iniingatan ating nakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piling na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkais ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko sa iyong pagtaguyod ng aking mga banal na martir na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo, pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay ng Diyos, sa simbahan na siyang haligi at sa haligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa'y napakadakila
ng Panginoong lumikha. Kaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos. Pinananabikan ng lahat ng lingkod. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaay sagana. Pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadadaman niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Kaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Magsitayo po ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kaniyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po, mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Magandang umaga po. Alam ko po na may mga tao sa buhay natin na palaging may nasasabi sa bawat kilos natin. Kahit anong buti ng gawa natin, palaging may nasasabing mali o masama. Palaging naghahanap ng kamalian sa bawat kilos natin. Hindi ho ba nakakainis yung mga taong ganon? Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, si Jesus, sinasabi niya po na ganoon yung mga tao ng panahon niya. Hindi malaman kung ano ba talaga yung gusto. Dumating daw si Juan na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. Sinabihan ng mga tao, inaalihan ito ng demonyo. Noong si Jesus naman ang dumating,
kumakain, nakikisalo, nakikiinom sa tulad ng mga kapwa niya. Ang sabi naman sa kanya ng mga tao, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga kasalanan. Kulang na lang sabihin ng Diyos, ano ba talagang gusto ninyo? Kahit sinong ipadala ko, hindi nyo tinatanggap. Sino pong kawawa? Sinong nalugi? Hindi naman ang Diyos. Ang kawawa at nalugi ay yung mga tao. Hindi nila nalubusang naranasan yung kabutihan, pagmamahal, at pagliligtas ng Diyos. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, kapag puro paghahanap na lang tayo ng kamalian sa kapwa, hindi na natin makikita yung biyaya na kanyang nais maibahagi, na harangan ng ating puso na makita iyon. Kaya ang unang imbitasyon ko po sa inyo, mga kapatid, tingnan natin yung ating mga puso. Marami ho ba tayong mga reklamo sa Diyos? Para bang hindi siya kumikilos sa buhay natin? Baka kung ganun yung mga tanong natin, baka katulad tayo ng mga tao noong panahon ni Jesus, sarado ang puso sa Diyos. Kaya hindi maramdaman yung kilos ng Diyos sa mga buhay natin. Baka katulad tayo ng mga tao noong panahon ni Jesus, sarado na yung isip nila kung sino ba yung darating na tagapagligtas. Kaya hindi nila matanggap yung tinuturo ni Jesus. Hindi nila matanggap yung paraan ng pagliligtas na pinapahayag ni Jesus. Akala kasi ng mga tao ng panahon ni Jesus, yung magliligtas sa kanila ay isang hari na ipaglalaban sila sa mga kalaban. Kalaban ng mga bansa na gustong sumakop sa kanila. Mga kapatid, mas malalim doon yung pagliligtas na dala ni Jesus. Pagliligtas mula sa mas mabigat na kalaban, ang kasalanan. Marahil nabubuhay sila sa kasalanan, kaya nahihirapan sila na matanggap yung turo at mga paalala ni Jesus. Sana mga kapatid, unti-unti nating mabuksan yung ating mga puso sa pagdating ni Jesus upang tunay nating matanggap yung pagliligtas na nais na dalhin niya sa ating mga buhay. Ang maganda lang po sa poong Jesus Nazareno, kahit na hindi pa handa yung mga tao, kahit na sarado pa yung mga puso ng mga tao, kahit na marami pa tayong mga reklamo, patuloy ang poong Jesus Nazareno na kumikilos para sa ikabubuti natin. Hindi siya titigil kahit tayo ay mareklamo. Sana sa ganoong paraan din natin matularan yung Panginoon. Wag rin sana tayong tumigil na gumawa ng mga kabutihan kahit na ano pang masamang masabi ng ibang mga tao. Wag nating hayaan na madiktahan tayo ng nasasabi ng ibang tao. Hayaan natin na madiktahan tayo ng salita ng Diyos. Madiktahan nawa tayo ng pagmamahal ng Diyos. Huwag nating iisipin ang sasabihin ng mundo. Magpatuloy tayo sa kabutihan dahil ito yung sinasabi ng puso ng Diyos sa atin. Mga kapatid, dalawang imbitasyon lamang sa araw na ito. Una, tingnan yung puso, baka ito ay sarado sa pagdating ng Diyos. Pangalawa, tularan si Jesus sa pagpapatuloy gumawa ng kabutihan kahit na ano pang sabihin ng iba. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ipinapahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating. Sa diwa ng pagsisisi, manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig.
Ang simbahan naway patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa maluwalhating hapag ng kaharian, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mayayaman at mangdukha nawa hindi umiwas sa hamon ng kaharian, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao na naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat ng kaluluwas purgatorio. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong karian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa pagnaihanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, ito'y bunga na hangamin, gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, iyong paunlakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw at iyong pagindapatin kami iyong kalugdan. Bilang haing kapakinabangan sa ikabubuti ng sanlibutan, pakundangan sa panalangin ng mga martir sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay ihayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat may narapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsiawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming bispo ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, isa ng mga apostol ni San Juan Bautista at sa lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pininanibigan at dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mong aming pananampalatay, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in